gising sa umaga, may bagong pag-asa. Magplano sa mga harapin ng mga pagsubok at alamin ang mga kaganapan. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Pilipinas! Narito ang inyong tigapagbalita, kasing tibay at kislap ng ginto, David O. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal po naming taga-subaybay. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon habang nakatutok sa programang Kay Gandang Morning Pilipinas. Muli ang inyong lingkod, David Oro. Samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 6 ng umaga sa isang oras po na punong-puno ng balitaan, mga mahalagang impormasyon na ihatid po namin sa inyo kasama po ang buong pwersa ng DWIC Reportorial Team. Narin din pong ulat panahon, ulat sa palengke at ang ating pakipagkwentuhan naman sa ating katandem dyan sa Southern Luzon. At marami pang bahagi ng ating programa, kasama na po ang ilang mga panayam sa likod ng mga mainit na balita. Oras po natin, 3 minuto makalipas po ang alas 5 ng madaling araw, 5.04 a.m. na po. At ngayong araw ito ay November 1, kaya meron po tayong mga kababayan ngayon na nasa mga probinsya na. At maraming nagsipag-uwian at nag-bakasyon. Samantala, sa ilang pang mga balitang ating natunghayan, alam niyo, mag-ingat po yung ating mga delivery rider, sapagkat minsan ay nagagamit po sila o kayo na hindi niyo po alam na ang inyong bitbit pala na dapat na inyong i-deliver ay mga illegal na kontrabando. Kaya kung titignan ay meron pong ilang mga sitwasyon na lalagay po sa alanganin ng ating pong mga delivery rider. Mamaya, ikikwento ko po ang ilan sa madalas nangyayari sa mga delivery driver na minsan ay nagagamit po sila ng mga sangkot sa illegal na droga. In the meantime, para wag na pong maghintay ng matagal, ang ating pong report mula naman sa Pag-asa. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Weather Report! Alamin po natin ang ulat panahon mula kay Benny Estareja mula po sa Pag-asa. Kay Gandang Morning, Kuyang Benny, ano ang ating latest sa lagay ng ating panahon sa araw na ito? Magandang morning, Kadavid. Sa ngayon po, umiiral pa rin ang shear line or tail end of frontal system sa Visayas and northern section of Mindanao, habang meron pa rin pong amihan or northeast monsoon dito po sa malaking bahagi ng Luzon. So ngayon po, asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na ulan and thunderstorms, central Visayas, eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, Caraga Region, and Bangsamoro Region dahil po yan sa shear line. At possible yung mga pagbaha or landslides doon. Dito naman sa Western Visayas, Palawan, at dito ng bahagi pa ng Mindanao, asahan po ang partly cloudy to cloudy skies ngayong araw at sasamahan pa ng kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms po pagsapit po ng hapon hanggang gabi. At ito'y dulot lamang ng localized thunderstorms, walang kinalaman sa bagyo. At dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, katulad na weather po as nitong mga nagdaang araw, partly cloudy to cloudy skies, at meron lamang chance na mga mahihirang pagulan or pag-ambon, lalo na po sa hapon, ito'y dulot lamang ng amihan or northeast monsoon. At dahil sa amihan, asahan po ang mas malamig na temperatura, lalo na po sa madaling araw. For Metro Manila, 23 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay, mula 21 hanggang 29 degrees. And for Baguio City naman po, mas malamig, 14 hanggang 25 degrees Celsius. At sa ngayon po ay meron lamang tayong low pressure area na minomonitor dito po sa labas ng area of responsibility. Hindi naman to inaasahan na maging bagyo. Nasa around 1,400 kilometers silangan ng Mindanao. Posible rin pumasok either today or tomorrow, pero wala naman pong threat ng mga na ito'y magiging bagyo at makakapekto directly sa ating bansa. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, good morning po. Salamat, Benny Estareja. At kagandang morning sa inyo dyan sa Pag-asa. Oras
Oras po natin, 7 minuto makalipas po ang alas 5 ng madaling araw. At sa bagang ito ay atin namang alamin ang latest sa ating pong mga presyo ng mga pound and bilihin sa palengke. Palengke! Palengke! Report! 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 Nariyan na po si Tataray Aragones sa Belya. Mula po ito sa Choice Market. Tataray, kay gandang morning! Okay, maraming salamat po at magandang morning bayan at pangatang signal kanina at maraming salamat kay GM Ortono. Sorry, nag-iba tayo ng communication. Anyway, bago ating bantay presyo, sabi nga natin na ba i-sharing ko lang yung ating monitoring kahapon at sabi ko ay naging tahimik naman ang lahat ng mga cementerio patrol na sa Navigan ng Rizal. At nakita mo lang dyan naman nakabantay PNP Bureau of Fire Protection kasama na ang Plus Multiplier o Barangay Talog at may mga disc officer naman na pwede sila mapagtanungan. So, narito na ang ating batay presyo, Mr. Adon. Wala din ang presyo po ng gulay. Ha? Ang isang palok nito ay 60 kada kilo ang broccoli 3. Ha? 100 po ang kada kilo, ang pusong pula naman, 50 ang pusong puti, ang mahal ang pusong puti. 130 ang kada kilo. Wala sinilabuyo naman ay 350 pa rin, mahal pa rin ang sinilabuyo. Wala labalos naman ay 100 ang kada kilo, ang pipino 50. Ang sili, belta, pepper 300, luya 160, luya no? Ang talong, mura dito ang talong, 50 ang kada kilo, ang pala naman ay 90. 120 naman na repolyo, 80. Pero, sayote, mahal nga na sayote, 100 ng kada kilo, cauliflower naman ay 275 pesos po, at ang patatas naman ay 80 ang kada kilo. Dumako po tayo sa presyo ng laman dagat, ang tawilis, 160 ano, ang kada kilo, 360 naman ang talakitok. Huwag lang po siya naman, ano, maliit at 200, ang tuna naman at 400 ang kada kilo. Walad po naman ang tambal, lapo-lapo ay 500, po, 500 pesos po ang kada kilo. Huwag rin naman sap-sap, 120 naman ang dilis, ano, tulingan naman at 200, 240 naman ang tambako. Ang bangos naman, ay 220 ang malalakit, at ang tilapia, 200, at ang gigi naman ay 220 ang kada kilo. Sa baboy po naman talo, tayo, ang laman dito ay 300 ang kada kilo, 280 naman ang buto-buto. Sa baka po naman ay 380 at 320 ay 170 ang kada kilo. May presyo, Mr. Bull, sa Choice Market Ortigas, kasama si Gail Lopez, ito ang Metro Patrol. Ay, yara ko rin, nag-uansin bilang metodo. Big WIC. Salamat, Tataray Abelia, sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Bago natin pasadahan at tuloy-tuloy na tanggapin ang mga ulat ng ating mga Metro Patrol at mga tagapag-ulat mula sa Laluigan at mga regular DWIC Patrol, puntahan po muna natin ang headlines ng mga nagbabagang balita. Kay gandang morning! Headline! Kay gandang morning, Pilipinas! Araw po ngayon ng Lunes, November 1, 2021. Narito na mga headlines. Libo-libong pasahero dumagsa sa iba't ibang pantalan ngayong undas. Price hike sa gasolina, rollback sa diesel, at kerosene kasado na. Mga UV Express, humirit na rin ang increase sa passenger capacity. Patuloy na pagbaba ng COVID-19 cases sa NCR, asahan na ayon sa OCTA. Bilang ng mga fully vaccinated sa bansa, mahigit 27 milyon na. Pagkandidato ng mga convicted, hindi bawal ayon po yan sa COMELEC.
At balita sa Ibayong Dagat, pick-up truck sa India, bumulusok sa bangin, 13 ang patay. At pangwakas sa balitang pamalasan, Olympic gold medalist Haydelyn Diaz, balik training sa Malaysia. Kay gandang morning, kay gandang morning. Pilipinas! 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 At bago po ang detalye ng mga balitang yan, atin na ngayong pasadahan ang mga pag-uulat ng ating Metro Patrol. Metro Patrol Report! May report si July Pudok. Kay gandang morning, July! Yes, kay gandang morning, Takang David, na kung saan ay binagsana yung pag-uwi ng mga taga-lalawigan ng Bulacan, kung saan ay patuloy pa rin ang kanilang pag-uwi dahil na sa tagal na nilang hindi nakadalaw sa kanilang mga kamag-anak at sa kanilang mga kapatid at mga tsuhin. Ayon sa aking napanayam na si Mantasing, kasi 15 taon nang hindi nakauwi, ay ito ay naamulang na pangakaroon niya yung matatimok ng pagbawa ng kadabindor o panawa, ay naging siya nakauwi din at naalala niya yung kanilang mga limao na nakalibing dito sa may Santa Fe del Monte City. Ayon kay Mantasing ay siya nagkaroon ng emotional na talagang gusto niyang makita yung kanyang mga kapatid na matagal na itong hindi nakita dahil nga mula nung siya'y nawala at naalala niya na siya umuwi ngayon sa kanyang lugar dito sa Kapampalan, San Jose del Monte City. Akin na update mula dito sa San Jose del Monte City, ito may kapatol, may tubagula, sa hindi lang todo naka. Salamat, July Pudok. Maya-maya, babalakan po natin ang mga detalye, mga balita ating mga kasama sa Metro Patrol at Ronda Provincia at DWIC Patrol. Oras po natin, 15 minuto makalipas po ang alas 5 na madaling araw. Maikling break muna. Higup muna tayo ng mainit na salabat at kape. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas! Pagkakas po natin, ganap na pong alas 5.17 ng umaga at sa atin po namang alamin ang balitang hatid ng ating mga DWIC Patrol! DWIC Patrol Report! Meron po tayong balitang tatanggapin mula kay Patrol 3, Bert Mosso. Tagunay po ng isang taong na-convict sa kasong illegal na droga. Aba, inabsolto rin po ng Korte Suprema. Balita mula kay Patrol 3, Bert Mosso. Gusto lang nabigyan ng maagang pamasko ng katastasang hukuma ng isang convict sa kasong iligal na droga. Sa siya o sa 19 na pahinang desisyon ng Supreme Court Second Division sa panulat ni Supreme Court Associate Justice Alfredo Binamin Cagiwa, kinatigan nito ang apila ni Dennis Oliver Luna na kumukwestiyon sa naging desisyon ng mababang hukuman at yan din ng Court of Appeals laban sa kanya. Ayon sa Supreme Court, na hindi maaaring ikompromiso ang batas at dahil sa mayroong duda sa naging paghatol ng korte kay Luna kung kaya't inabsuelto nito sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 na Republic Act 9165 o mas kilala sa tawag na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ang appellant kaugnay nito iniutos na rin ng Supreme Court sa Bureau of Correction ang agarang pagpapalaya kay Luna sa pagkakapiit nito maliban na lamang kung ito'y mayroong ibang kasong hahadlang naman sa kanyang paglaya. Batay sa record ng kaso na nakuhanan ng iligal na droga ang
Kailan? Sa ikinasang bypass operation ng PNP, Anti-Illegal Drug Special Operation Task Force, at ganyan din ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa lungsod ng Quezon noong hapon ng July 20, 2005. Nakakasad naman sa petisyon ng appellant na hindi siya nabigyan ng tamang hustisya kasabay ang mariing pagtanggi na siya nagmamay-ari ng naturang illegal na droga kung saan inginuso nito ang isang babae na tinaguriang sexy na kanyang ipinagmamaniho na siyang katransaksyon naman ng pulis na tumatayong buyer ng illegal na droga sa naturang bypass operation. Ito is Patrol 3. Bert Moza nagulat sa MP ng may todong nakas, DWIZ. Salamat, Bert Mozo, sa balitang yan. Oras po natin, 20 minuto makalipas po ang alas 5 ng madaling araw. Ngayon ay pasadahan na po natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Umabot na po sa mahigit 35,000 pasahero ang dumagsa sa iba't ibang pantalan ngayong undas. Tinaya po ng Philippine Coast Guard sa mahigit 18,500 ang outbound passengers o mga paalis habang nasa mahigit 16,400 naman ang inbound passengers o dumating hanggang kahapon araw po ng Linggo. Nag-deploy na rin ang Philippine Coast Guard ng mahigit 2,200 frontline personnel habang nasa 300 vessel at halos 400 motor bangkas ang ininspeksyon. Inabisuhan naman ng Coast Guard ang mga biyahero na tiyakin ang pagsunod sa mga ordinansa ng kanilang lokal na pamahalaan na pupuntahan upang maiwasan ang aberya. Kabilang sa mga requirement ang Quick Response Code o S-Pass, COVID-19 Vaccination Card, Antigen Test at ID. Malungkot na balita po ito. Muling magpapatupad ang dagdag na presyo ng gasolina ng mga oil company habang tapyas presyo naman ang inaasahan sa diesel at kerosene bukas araw po ng Martes. Ayon sa Unioil, maglalaro sa piso hanggang piso at 15 centimos ang increase sa kada litro ng gasolina. 40 hanggang 50 centimos naman ang posibleng rollback sa presyo ng diesel at 30 hanggang 40 centimos sa kerosene o gas. Magugunitang nakapagtala ng siyam na sunod na Linggo price diesel at kerosene habang ito na ang ika 10 sunod na linggong dagdag presyo sa gasolina. At dahil po dito ay humirit ang UV Express drivers sa gobyerno na payagan din silang itaas sa 70% ang kanilang seating capacity para lumaki naman ang kita nila. Ayon po kay Sauyo Transport Corporation Chairman Manuel Cruz, ang pagdadagdag ng kapasidad ng UV Express vehicle ay makakatulong sa mga driver lalo't patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. Ngayon ay 10% lang ang pinapayagan sa mga pampublikong sasakyan. Makatid na inapurbahan ng Interagency Task Force ang pagpapatapad ng 3 o 70% kapasidad sa pampublikong sasakyan simula sa Webes. Ngunit hindi ito kabilang ang Transport Network Vehicle Services o tinatawag nga po na TNVS at mga taxi. Balitang COVID na po tayo. Asahan na ang patuloy na pagbaba ng COVID-19 cases sa Metro Manila matapos ang isang flat trend o flat 2
Ito ang inihayag ni Octa Research Group Senior Fellow Dr. Guido David sa gitna ng patuloy na pagbulusok ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay David, posibleng makita sa mga susunod na araw ang pagsasad ng COVID cases dahil sa nakikitang 7-day average. Sa 7-day average mula October 23 hanggang 29 ay merong 955 cases kada araw na mas mababa ng negative 4%, habang ang kasalukuyang 7-day average ay flat sa loob ng 9 na araw sa kabila ng backlogs at technical glitches sa reporting system. Ipiniliwanag ni David na ang pagbalik sa triple digit cases ng ilang lungsod sa NCR tulad ng Valenzuela ay natural o artificial sanhi ng backlog sa data reporting. Nakapagtala po naman ang Department of Health o DOH ng 5,825 na bagong COVID-19 recoveries. Dahil dito, sumirit na sa higit 2.6 million na ang bilang ng mga Pilipinong gumaling sa nakamamatay na impeksyon. Nangangahulugan na nasa 45,233 na ang active cases sa bansa. Nagkaroon naman ng 3,410 na bagong kaso, kaya't sumampa na sa higit 2.7 million ang bilang ng mga tumaan ng virus sa bansa. Iban dito, pumanaw naman ang 128 na COVID-19 patients dahilan upang pumalo sa 43,172 ang death toll sa buong kapuluan. Dumako po tayo naman sa ating may kagandahang balita po ito, sapagkat ang latest nga po ay aabot na sa 27,272,169 na mga Pilipino ang fully vaccinated na laban sa COVID-19. Sa datos po ng National COVID-19 Vaccination Dashboard, umakyat na sa 59,134,236 doses na ang binakunahan sa buong bansa. Kabilang dito ang 31,862,067 na tumanggap ng first dose. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, tumungtong na sa 518,294 doses ang average daily vaccination rate ng bansa sa nakalipas na 7 araw. Iasa na anyang tataas pa ito sa sandaling magsimula ang nationwide pediatric vaccination sa Miyerkules, November 3, kung saan target na bakunahan ang nasa 12.7 million na edad 12 hanggang 17 anyos. Una nang inihayag ni Galvez na porsigido ang gobyerno na itaas ang average daily jabs hanggang 1.5 million doses upang makamit ang target na 50 million Filipinos sa katapusan ng taon. Mamaya po, babalikan po natin ang iba pang mga balita at siyempre mga pag-uulat pa rin po ng ating mga kasama at pakikipagkwentuhan naman po natin dyan po sa ating kasama mula sa Tagaytay, si Tandem Romro. Pansamantala, magbe-break po lamang muna tayo para magbigay daan sa mga mahalagang mensahe mula po sa ating himpilan. Oras po natin, alas 5.28 ng umaga. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas. Kay gandang morning, Pilipinas! Nagbabalik po ang lingkod, David Oro, sa umagang ito. Oras po natin, 5:31 a.m. At bago po natin makakwentuhan si Tandem Rome Robe, live from Tagaytay City, atin munang alamin ang balita naman mula po sa ating gumagalang mga tagpagulat mula sa probinsya. Ronda, probinsya!
May ulat po tayong tatanggimin mula kay Ronald Idol Domingo mula sa Ilocos Norte. Ronald Idol, kay gandang morning! Kay gandang morning to, Idol David. Isinasagawa ang Farmer's Day sa bawat araw ng Sabado at Linggo bilang tulong sa mga magsasaka at sa mga maliliit na negosyante dito sa Lawigan sa pagbebenta sa mga produktong agrikultura. Ipiniwanag ni Ginoong Jefferson Balwalwa ng Invest Office ng Provincial Government of Ilocos Norte na sila ay nabibigyan ng lugar kung saan sila pumupesto sa lahat Tabacalera Food Park upang magbenta sa kanilang mga produkto. Inayag niya na bahagi ito ng pagnanais ni Governor Marcos Manutok na matulungan ang mga nabanggit na kababayan na makapagbenta sa kanilang mga produkto. Sinabi niya na kinikilala ng gobernador ang hirap magbenta, lalong na ngayong panahon ng pandemya. Idinagdag niya na nagsimula ang nasabing programa noong 23 at 24 sa nakaraang buwan na Oktobre. Balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ. Salamat Ronald Idol Domingo. Tapo dyan sa Ilocos Norte. Alamin natin ang hatid naman na balita ni June Bringula mula sa Bataan. Kay gandang morning, Kuyang Jun. Kay gandang morning, Dave. Ngayong araw mismo ng Todo Santos sa Ondas, magdodobling higpit ang mga pulis sa iba't ibang sementeryo sa buong lalawigan ng Bataan. Sa kabila ito, nasarado na ang mga libingan sa buong probinsya mula pa noong October 29 at binabantayan ng PNP. May nakarating kasing ulat sa tanggapan ni Governor Albert Garcia na mayroon pa rin ilang mga taga-Bataan na nagtatangka pumasok sa loob ng mga sementeryo para dumalaw sa puntod ng kanilang mga umahal sa buhay. Magtutulong-tulong ngayong araw ang PNP, ang REAC, mga barangay tanod at mga barangay official para matiyak na walang sino man na makapapasok sa loob ng sementeryo ngayong araw. Patuloy na kasi ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa buong Bataan, kaya gusto ng pamahalang lalawigan na magigpit sa mga sementeryo dito para maiwasan ang hawaan. Sa Orani Public Cemetery na nasa Barangay Paraiso, kinumpirma ng mga tanod at ilang opisyal dito na marami nga ang tatangka pumasok sa loob ng sementeryo, kaya tohodro higpit na ang kanilang ginagawa, nakikiusap sa mga ito na huwag nang pumasok pa sa naturang public cemetery. Meron pa rin po, kasi mga ibang barangay, hindi po nasabihan siguro yung mga kanilang mga constituent, kaya mga barangay tanod po ng Paraiso ay nagbabantay po mula po ngayon hanggang sa November po. So napag-usapan rin naman na huwag nila pumasok? Opo, napag-usapan naman po dahil alam nandang isang ordinasa po yun ang municipio. Jun Bingula nagulat sa implemento de lakas, DWIZ. Salamat, Jun Bringula, mula po dyan sa Bataan. At yan naman, makipagkwentuhan po tayo kay Tandem Room Road, live na live, mula po sa Tagaytay City. Hey, good morning, Tandem Room! Hey, gandang morning, Tandem Day, at sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay ngayong umaga, Lunes na Lunes. Tandem! Yeah, oo nga. At para ko nang nakikinikilita na marami ngayon ang nariyang nagpapalamig sa Tagaytay City ng mga kababayan natin. Tandem, kumusta pang monitoring natin sa pagdagsa ng mga turista dyan sa inyong lugar, Tandem Road? Well, Tandem, nasabi mo pa nga yan, ang turismo sa Tagaytay na pinilay ng pandemya, unti-unti nang bumabangon sa gitna nga ng pagluluwag ng COVID-19 restrictions ay muli ngayong sumisiguro dito sa Tagaytay City. Habang dumadagsa ang mga turista, unti-unting bumabangon yung mga negosyo na ng mga tourist establishments na dating kumbagay pinaluhod nitong pandemic, Tandem. Mm-hmm. Alam mo, maaga pa lamang noong weekend, kapansin-pansin na yung dami ng sasakyan at traffic dyan sa may SDX at ganun din yung daan paakyat papunta rito sa Tagaytay City. Ang umaakit sa mga turista, Tandem, ha? Ang umaakit sa kanila. Ang malinaw na tanawin ng Bulkang Taal, ang simoy ng kumukulong amoy ng bulalo, at ganun din yung tunog ng bagong pritong tawilis
Patay tayo dyan. At syempre, yung, ako eh. Syempre yung unti-unting paglamig ng panahon dito sa Tagaytay City Tandem. No? Bagaman, kinagagalak ng mga may-ari ng mga restaurant at saka hotel, ang pagbabot ng mga turista, mahigpit pa rin na pinatutupad ang health protocols tulad na limbawa ng 50% capacity sa mga alfresco dining, 30% sa indoor dining sa mga restaurants. Matatanda ang Tandem, nagbukas na muli ang sikat na sikat ng mga lugar tulad ng Picnic Grove dito sa Tagaytay City. Ganun din ang People's Park in the Sky. O, kaso correct. Ito, may konting, ano, ha, may konting bad news. Noong nakaraang Wednesday kasi, pinasara yung People's Park in the Sky pansamantala. Oh. Bakit? Oo. Bakit? Nag-surprise visit kasi itong si Mayor Agnes Tolentino dun sa lugar. At dismayado siya sapagkat nilalabag ang mga IATF tsaka mga health protocols doon. Tulad halimbawa, punuan yung mga kainan. Ha? Kitang-kita mong nagkukumpulan, wala ng social distancing. Yung mga bata na minority edad, Tandem, ay kasama-kasama ng mga magulang. Dahil siguro na rin sa kasabikan na makalabas, ay kasama ang buong pamilya sa People's Park ng Sky. At doon sa surprise visit ni Mayor Agnes, kanyang ikinalungkot yung kanya nakita at pansamantalang pinasara ang lugar noong nakaraang Miyerkules. Hanggang anlang naman bumuti ang mga kalagayan sa lugar. Kaya naman ngayong long weekend, patuloy na pinalalahan ng City Government of Tagaytay City ang mga tao na bagaman masaya at nag-e-enjoy at muling bumabango ng ekonomiya ng Tagaytay, mahalaga pa din na sundin ang mga health protocols. Kaya paalaala, para sa mga nais pumasyal dito sa Tagaytay City, huwag kalimutan magbaon ng face mask, ang face shield, ang alcohol. Samahan na rin Tandem ng dalawang sako ng pasensya para yun. Sa traffic na haharapin, lalo na sa biyahe ng pauwi, Tandem. Oo nga. So, tama ka dyan. Expected na yan. Kaya yung pupunta dyan at mamamasyal sa Tagaytay, aba, isama niyo na po sa view ang heavy traffic. Enjoy the view! Samantala, nabanggit mo yung Taal Volcano bago pa sa mga ilang kwento natin dyan sa Cavite. So, anong update natin sa Taal Volcano? Patuloy pa rin bang nagbubuga ng masangsang na amoy, Tandem Row, o hindi na gano'ng apektado ang ating mga kababayan dyan? Parang nakibagay si kapitbahay na Taal Volcano Tandem sapagkat bagaman na nanatili yung level ng 8,000 plus ng sulfur dioxide emission ay hindi naman naamoy dito sa Tagaytay City yung amoy asopre o yung nasusunog na goma na amoy na karaniwan na naamoy kapag mataas ang sulfur dioxide emission. Sa pinaka-latest pa na datos mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, ay ito lamang yung volcanic earthquake na monitor Tandem. So magandang balita yan sapagkat ibig sabihin na yung unti-unting tumatimik ang vulkan na maging yung usok na nakikita natin ano, dahil nga ito sa upwelling ng mainit na gas mula sa main crater ng Taal Volcano. Ito ay mahina na lamang sapagkat umabot na lamang ng 300 metro yung taas bago ito napadpad sa timog kanluran bahagi ng bulkan. Kaya naman Tandem, alert level 2 pa rin ang bulkang Taal sangayon sa ating ahensya na PIVOX. At mayroon pa rin pinag-iingat ang lahat na huwag tatawid doon at bawal pa rin ang manirahan sa Taal Volcano Island, Tandem. Yeah. Oh, pangbakas, kumusta naman ang ating mga anti-criminality at ilang pang mga hakbangin ng ating pamalan dyan sa Cavite laban dito sa mga illegal activities, Tandem Row? Pakibalitaan mo nga kami. Oo, Tandem. Malamang ito ay dahilan na rin sa mga nalalapit na mga holidays at ang mga tao ay nagnanais na makabili at ng mga bagay-bagay na ipangregalo o ipang para sa sarili. Nagkaroon dito ng idea ang mga ilang criminal minds. Kung kaya naman, ang ating mga nasa gobyerno ay masipag sila na nasagip itong mga smuggled goods na ito. Nagkakahalaga lang naman Tandem ng 500 to 600 million pesos ng smuggled goods. Oo, nasabat ito ng Bureau of Customs Port of Manila o BOCPOM
sa isang malaking warehouse dito sa 9172 Antero Soriano Highway, Barangay Mulawin, Tanza, Cavite. At kasama sa operasyon ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Philippine Coast Guard at armado ng letter of authority mula kay BOC Commissioner Ray Leonardo Guevara, natuklasan ang mga damit, sapatos, bags, sandals ng mga international na mga brands, Chinese iced tea, o pati iced tea tandem, pinatulan, mga beer at soda, at medical grade na face mask ang nakuha. Tinukoy Guevara ang mga nasa likod ng distribusyon ng smuggled na produkto na Chinese national Anna Tea at Willie Zhang. Patuloy ang investigasyon ukol sa naturang mga illegal na produkto habang inihanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Section 1114 ng RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act sa mga nasa sangkot dito. Yan lamang muna, Tandem, ang pinaka-update natin mula rito. Okay, at maraming salamat sa mga kwentong Tagaytay, kwentong Taal at kwentong Cavite na naipukulbo sa amin sa umagang ito. Salamat, Tandem Rome! Salamat din, Tandem. Ito po ang si Tandem Rome, live from Tagaytay City para sa Himpila na may totong lakas. DWIZ! At maya-maya po ay babalik naman po ako sa ilang pang mga karagdagang pagbabalita at mga pag-uulat pa ng ating mga kasama sa DWIPL team. Magbe-break po muna tayo. Oras po natin, 5:43 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas! 15 minuto na lamang po bago mag-alasize ng umaga. 5:45 a.m. Nagbabalik po ang galingkod David Oro sa Kaigandang Morning, Pilipinas. Muli, balikan po natin ang detalye ng mga balita. Papatupad na po ang Department of Environment and Natural Resources ng recalibration ng crowd management measures sa Manila Bay, Dolomite Beach upang maiwasan ang pagsisiksikan. Ayon kay DNR Secretary Roy Simatu, pangunahin na ring prioridad ang public health sa pagpapatupad ng recalibrated crowd management. Tinayak ng kalihim na hindi na maulit ang naganap na overcrowding noong October 24 kung saan nabigo ang mga otoridad na kontrolin ang pagpasok ng mahigit 120,000 katao na pumasok po dyan sa Dolomite Beach. Ang dami pala, no? Magugulitang sibang ni Simato si Manila Bay Task Force Ground Commander Jacob Meemban Jr. matapos ang pagsisiksikan sa kontrobersyal na pasyalan na pansamantalang isinara. Karagdagang balita pa rin mula po, para po ito sa ating mga OFW, ha? Inaasahang ibibigay na po ng Saudi government ang 4.6 billion pesos na sahod ng nasa 9,000 overseas Filipino workers na napilitang umuwi makaraang hindi mapasweldo ng kanilang employer. Inihayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III na posibleng ibigay ang nasabing halaga sa oras na bumisita sa Pilipinas ang kanyang counterpart na si Amid Al-Raji. Yan. Amid Al-Raji sa Ayon kay Bello, ang nasabing hakbang ng pamahalaan ng Saudi Arabia ay isang magandang regalo para sa mga OFW. Magugunitang nagtungo ang kalihim sa Saudi Arabia noong isang linggo upang dumalo sa 6th Ministerial Consultation ng Abu Dhabi Dialogue. Balitang labor pa rin po, binalaan ng Department of Labor and Employment ang mga Pilipino na nagdanais magtrabaho sa ibang bansa laban sa mga mapanlinlang na alok na trabaho online. Ito ay makaraang makatanggap ng hiling ang Philippine Overseas Labor Office o PULO
sa Madrid, Spain na beripekahin ang online job offer na fruit farm cashier sa naturang bansa na may sahod na 3,000 hanggang 6,000 euro. Naiwan ni Polo Madrid Labor Attaché Joan Lourdes Lavilla ang mga naghahanap ng trabaho na mag-ingat sa pag-entertain sa Too Good to be True job opportunities sa Bayong Dagat. Ayon kay Villa, karaniwang ginagamit ng mga scammer ang pangalan ng mga liit mong kumpanya at nagbibigay ng mga mobile number. Kabilang anya sa mga tip upang matukoy kung totoo ang mga impormasyon ay tingnan ang address sa pamamagitan ng Google Maps, lalo't minsan ay walang aktwal na gusali ang kumpanya. Isa ring indikasyon na scam ang trabaho ay kapag ang isang aplikante ay kinakailangang magpadala ng pera sa isang individual sa pamamagitan ng isang remittance center. Balitang politika na po tayo. Maaaring tumakbo sa ibang posisyon sa gobyerno ang isang convicted o napatawa na ng sentensya sa isang kaso ng hindi hihigit sa 18 taon. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, batay kasi sa Omnibus Election Code, automatikong disqualified na sa pagtakbo ang sinumang kandidato na nahatulan na ng higit 1 taon at 6 buwan o sa anumang kasong may tuturing na moral turpitude, maliban na lamang kung napagkalooban nito ng pardon o amnesty. Maliban dito, sinabi ni Jimenez na ang Korte Suprema lamang ang maaring magdeklara kung ang ibang kaso o ang isang kaso ay may kinalaman sa moral turpitude. Oras po natin, 5:51 a.m. Muling nanindigan po ang Commission on Election o COMELEC na hindi na palalawigin pa ang voter registration para sa mga nais makaboto sa May 9, 2022 national and local elections. Itinuturing naman ni COMELEC spokesman James Jimenez na generally successful ang extension period, bagamat dinaksan ng mga tao ang mga tanggapan ng poll body at ilang satellite registration sites. Tinatayang 400,000 individual ang nakahabol sa huling araw ng pagpaparehistro na mas mataas ng 100,000 kumpara sa target registrants ng ahensya na nasa 300,000. Samantala, sa kabila ng extended registration period, nilinaw ni Jimenez na susundin pa rin nila ang schedule of activities para sa 2022 elections. Tuloy-tuloy ang mga balita sa oras po nating 8 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC hanggang ngayong 8 ng Nobyembre na lamang ang pag-aayin ng pagtatama sa pangalan ng mga kandidato para sa 2022 national and local elections. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, sa unang linggo na lamang ngayong buwan maaaring makapagsumite ng request para sa pagtatama ng panukalang o pangalang ilalabas sa balota. Habang sa 15 naman ang magiging deadline ng paghahain ng COC o Certificate of Candidacy para sa substitution ng isang opisyal na kandidatong namatay o na-disqualify. Mga pangwakas na balita, bago po tayo magwakas sa balitang police report po tayo. Patay sa naganap na sunog ang magtityuhin matapos hindi makalabas ng kanilang bahay sa Little Tagaytay, Serrano, Barangay Marulas, Valenzuela City. Ayon sa Valenzuela City Bureau of Fire Protection o BFP, kinilala ang magtityuhin na sina Ann o Adi Marahay
23 años at pamangkin niyang si Jarius Alvarez, 9 anyos. Sa pahayag ng mga otoridad, umabot sa unang alarma ang sunog kung saan dalawang bahay ang naabo bago tuluyang napula ang sunog na mga responding mga bumbero. Tinatayang abot sa 90,000 piso ang halaga ng ari-ariang apihapang naalampan ng mga tauhan ng BFP ang pinagmulan ng sunog. At police report pa rin po ito. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina sa pagsisimula ng ating programa, ang may kaugnayan po dito sa mga pinag-iingat po ng ating pong mga tauhan ng pulisya, ang ating pong mga delivery rider na magamit po sila ng mga involved sa illegal na droga. Tatlong kabataang nagbebenta po ng ecstasy sa Barangay Veterans Village, Quezon City, ang natimbog ng Quezon City Police. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Richie Claraval, Station Commander ng QCPD Masambong Police Station No. 2, ang mga suspect na sina Carl Braxton Minyes, estudyante, Sedi Ramirez, driver, at isang Elijah Paul Richie Francisco Abad, graphic designer, pawang naninirahan sa Magnolia Place, Barangay Tandang Sora, Quezon City. Nakumpiska sa mga nabanggit na suspect ang ilang tableta ng ecstasy matapos na isagawa ang bypass operation sa pangunguna ni na Police Major Ray Morcillo at Police Lieutenant Michael Paho. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Claraval, ang Station Commander, ang ikinasang operasyon ay matapos na mag-report sa pulisya ang isang grab delivery rider na naunang inutusan na mag-deliver ng package, subalit naghinalang may illegal na bagay sa loob ng kahon, kaya agad na nakipag-ugnayan sa pulisya. At yan po ang kabuuan ng ating pagbabalita sa umagang ito ng Monday, unang araw po sa buwan ng Nobyembre. Alam po naglit ay susunod na po ang programang IC sa alas 6 ng ating kasamang si Alex Santos. At maraming salamat po sa ating mga nakaagapay sa ating broadcast ngayong umaga. Nariyan po ang ating mga technician on duty na sina Wener Contihino. Engineer Wener, salamat. At kanina ay kasama rin natin sa himpilan sina Engineer Daniel Tenco at Engineer Ramon Ibanez. Ganon din si Engineer Rod Luna. Sa bahagi po naman ng DWIC News Center, nariyan po ang ating mga writer na sina Drew Nacino, Hyacinth Ludovico, Angelica Mendiola. Sa social media, magkaagapay po naman sina Tina Nolasco at John Dean Brua. At ang ating pong communication assistant na si Hias Pantalyon. Magpapaalam na po ang iyong lingkod hanggang bukas sa programang Kay Gandang Morning Pilipinas. Ang iyong lingkod, David Orang. Nag-iwan ng mga katagang maraming salamat po sa pribilehyo na makapagserbisyo sa inyo. Oras po natin, 2:30 bago mag alas 6 ng umaga. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Pilipinas.